Pwede, spoiled ako sa nanay ko, kami dalawang signatory sa check-in. Ginawa ko po yung alapa-up ng 1985. Dito po sila Tanya Gomez, sila Eva Rose Palma, si Isadora. Yung tatlong started sa kalibin ko lahat, may ako kay Tanya Gomez. So, ano? I mean, ganun talaga ang buhay. I mean, pag siniswerte ka, talaga siniswerte ka. Mga puro pumari niya lahat ang malaging starlet ko. Tapos, masadya, puro lang. Puro schedule lang kung sinong tatagpo yung ngayong gabi. Umaga, kasi schedule. So ngayon, dumating yung point ngayon, 1985, ginawa ko yung alapa. Si ex-president Erb Strada, ang chairman ng Metro Manila Film Fest. Okay? Hindi maintindihan ni Erb kung ano yung pelikula dahil tungkol sa drugs to. Okay, weird yung pelikula eh. May scene dito, may yung aso, nire-rape si Isadora. Ganun talaga ka-weird, hindi niya maintindihan. And it's only the ex-first lady na nagustuhan yung alapa-up, dinala po sa Japan to. Naging official entry ng Philippines to sa Tokyo Film Festival. And pagbalik ko po galing sa Japan, out of the 13 nominations ng Metro Manila Film Fest, 6 ang nakuha kong trophy. So, wow! Ito ang tatay Stephen. Yung 1985, ako ang pinaka-hot, ano, hot item. Ito ang Viva, ito ang Regal, ito ang Safe. Lagi na sa akin lahat ng producers ko. Sabi ko, hindi ko kayo kailangan. Marami akong pera. Mag-produce ako ng sarili kong pelikula at my own time yung gusto kong klaseng pelikula. Ganun kaya bang? Dahil, siyempre, pag talagang wala ka kay Lord, talagang ibang dating mo eh. Sabi ko, hayo kong mag-produce. So, ito na ang struggle ngayon. 85. Ako ang pinaka-hot na director. 86, 87, 88. Puro kong ano-ano pelikula pinagagawa ko. Flash Abbey niyo, Diwata, Dobro. Mga puro Penny, mga Pupo. Kung ano-ano pinagagawa ko. Nai-enjoy ko eh. Pero along the side, may drugs pa rin. Isang magandang starlet ngayon. Patangkad to na may team. Nakamukhang ni Sherry Hill. Laging kalibig ko rin. Tinuruan ako mag-drugs noong 1986. Tinuruan niya sa akin yung shabu. Okay? Dahil dati, herbs lang ako, no? Nung natutunan ko ang shabu, hindi ko maintindihan ang tama ako. Alam ko, tama nito, downers. Hindi, uppers ko lang. Hindi ako makatulog ngayon, di ba? Ang hirap matulog. So sa tama ako, na-enjoy ko ang tama, na-enjoy ko ang party, na-enjoy ko ang pambababae. Kung halimbawa babaero ako, mga tatlo apat, naging manyakis ako yung shot. Yun ang epekto niyan eh. Kung halimbawa babaero ka, mas magiging babaero. Kung mabait ka, pumapait ka. Kawa nga ng miyos ko, that's over bed, umait ng bumayad. Pinayagan niya ako. Ang babae, dahil hindi siya magpo eh. So finally, 1986, 87, 88, tira, gawa ko ng pelikula, drugs ako, party ako. Gawa ko ng pelikula, drugs, babae, drugs, party ko pa. Pero lang buhay ko. Apat na Mercedes-Benz ko namin, hindi ko alam gagawin sa pera ko, ang dami. And along the way, ang barkada ko ngayon, hindi mga artista. Puro mga drug lords na. Ito yung mga naka-uniforme, naka-barong, na mga general, colonels, hindi natin pwede magbanggit ng pangalan pag nagubad. Nag-uusapan namin kilo-kilo na siya. Okay? Kilo-kilo po. So itong sindikato, itong mga military, nasa gitna ako at saka si Costales. Nagkapili ko na si Costales, di ba? Ako kasama ni Costales. Paano ako mahuli? Dahil siya yun sa panlaki ng ID ko eh. So dumating yung point sa buhay ko na ganun. Na hindi ko alam, not knowing, na itong mga parkada ko mga militar mismo, pauhuli ako sa tapang militar, na, you know, ingitan na eh. At yan ang pera, hindi ko alam kung ano nangyayari. Basta ako na-enjoy ko yung trip na gano'n, na drug lord ang labas ko. So yung mga pelikula ako, hindi ko nalalaman nangyayari, nabibeta na, hindi ko alam kung saan punta. Tira na tira lang ako, party ng party ako, buntis ako ng kusinus kinong babae. Ang dami ko na binaging binanang. I mean, walo siya mga anak ko, iba ibang nanay ko. You know, iba ibang nanay yun ito. Iba-iwalay, apat pa lang, lima nakikita ko. Yung iba hindi pa. So ngayon nagpatuloy yung ano ko. Nagpatuloy yung happening, rock and roll eh. Until finally po, 87, 88, medyo nalaman ng nanay ko na tumitira ko, ginahinto ng konti yung pirma ng cheque. Okay, so pag inigiyang ako ngayon, hindi ko makontrol yung pagka-addict ko. Hindi ko ma-enjoy yung, hindi ko ma-hinto yung pambabae ko dahil pag ng babae ako, siguro at least limang babae, kasama ko, puro starlets po ito. Starlets, walang hindi artista, puro starlets lahat po. I-check-in dito, isang linggo sa nila. Magiging good time talaga. So dahil wala akong pang bisyo, inigyan ako.
isa-isang nawala ang kotse ko. Apat ang Mercedes ko, naiswap ko lahat. Ilang bahayan, nakumbis lahat. May isa akong building sa kamuling tapat ng Delgado. Isayang nga ako ng 1 million to sa isang drug lord. Halos hindi ko makuha. So, nagka-problema na nanay ko, muwi, galing sa Amerika. Kinausap ako, and that was, mga 1989 po to. Sabi nga ng tata, ano ba nangyayari? Hindi, mami, ano yan? Ini-enjoy ko lang yung pagkabata ko, you know? Matanda ka na, anak, ini-enjoy ko. Ba't ako ubus lahat to? Ano ba nangyayari? Alam niya, nag-drugs ako. Hindi niya naman makuha magalit dahil ako ang paboritong anak, dalawa lang kami. So sabi ko, mami, pasensya na, hindi ko mahintang pag na-drugs. So alam niya, gusto ko mag-drugs, gusto ko mag-peligula, okay lang naman yan. Pinakita rin sa akin ang nanay ko, isang, yun, nasa listahan ako ng order of battle list, number 3, sa narcom group at saka sa TNT. Na hindi ko alam kung bakit naging nasa order of battle ako. Shoot to kill po ako. Dahil ang pangalan ko, nakaladkad na po ito ng mga drug lords, na frontliner akong financer na nagbabagsak ng mga drugs sa showbiz world. Pero nung ka hindi ho lumabas yan sa dyaryo o sa TV na ako na-involve sa drugs. Sa mga babae, lumalabas yan, pero sa drugs, hindi dahil kakalagay ng nanay ko. And there was a time, sineta ko, nalagay ako ng 200 grams, nagbayad ng nanay ko ng 300,000, at yun ang simula ng pagkawasan ng negosyo namin. Yung 300,000 na yun, ginawa na akong palabigasan. Kahit wala akong dala, lagi ako nagkakaroon. Ginawa akong palabigasan. Ginawa akong laging ano, tinatakot ang nanay ko. At to a point, umayo sa nanay ko, mami, sige, magpapalik ako. Umiyak na eh. Ngayon, alam ko magagaling sa rehab dahil alam ko ang takbuhan ng mga militar eh. You know, pakakantahin ganito. So, pagdating ka sa rehab, first night ko doon sa isang corner ako, pinatulog ako doon sa ihi basura, saka doon ako natulog. Isang, you know, jahe lang ang sakit ko. That was my first night. Kaya umagahan sa buong rehab. Pinatambot po ako ng tahe. Lahat po nang lalabas ng inidoro, isang indahang inidoro to, lahat po nang lalabas ng tahe doon, pinatambot sa akin with my bare hands. Walang guantes, no nothing. Pagkatapos, you know, makakainin ako dahil mahuhugasin ako ng tatlong taso o tatlong tawang tubig, walang sabon, no nothing. Kailangan kumain ako. Pero may gagawin eh. And there were nights na hihilain ako sa selda ko, lalagyan ako ng plastic sa ulo. Ha! Tata, sino ang drug lords mo? Sino ang source mo? Saan ka kumukuha ng shirt mo? Pag nagsalita po ako, palagay ko, hindi ako nagsasalita ngayon dito. Totoo ang nangyayari sa akin po. Si late Eddie Fernandez, yung artista, yung dati ni Pops kasama ko 3 weeks before he died. Kaya tawagan si Pops, tayo makapag-usap, kumanta. After 2 days, nawala po si Eddie Fernandez. So, ganun ang mangyayari sa akin. Hindi ako kumanta, kahit ano mangyayari, hindi ako umamin. And there were, you know, dahil pasensya po sa Catholic, wala akong offense ko that hindi ko naman religion to or what, no? I mean, I was praying my rosary dahil ways of love ako, no? Sabi ko, Mama Mary, bakit ganito? I mean, sanay ako matulog sa kaya ko nakamat at babayang kata. I mean, ano ba ang nagawa kong atraso sa lakas ng tama ako? Siguro, flashback. I mean, drugs kaya to, paano yung pagbibenta ka? Wala na, hindi ko na alam ang tatanong ko kay God eh. Dahil, biro mo sa karangyan, nandun ako ngayon. Sabi ko ngayon kay Mama Mary, kung para dito ako sa loob, okay lang, natanggapin ko. Pero pag hindi ako para dito, patakasin mo ako. Patakasin mo ako. Which I did. Nakatakas ako after 2 months, gusto kong expose ang narcom. Pero hindi pwede dahil marami akong kalaban. So may konting pera kami, dumiretso ako ng Amerika. Only to find out pag-